mind, not new year. Kailangan natin bagong isip, hindi bagong taon. Bakit? Pakarami ng taon ang naging bago sa buhay natin, 2018 na ngayon. Nakaraang 2016, we had another year, binigay 2017. Ngayong 2018. After ito, nagkakaroon ng 2019. Pero maraming tao, hindi naman nagbago yung buhay pagkatapos ng maraming taon na nagdagdag. Ang namabago lang, yung taon. Sabi nila, year of the dog daw ngayon. And so, we don't believe in that. Ang alam natin, ang taon ay taon ng Panginoon. Amen? We are proclaiming the year of the Lord's table. Hindi ito taon ng mga aso, taon ng unggoy, o taon ng pusa. Taon dito ng Panginoon. That's what we believe. Kasi kawawa naman yung mga pusa ang alaga. So hindi po, hindi tayo maniniwala na ang taon ay inaalay sa mga hayop. Ang taon inaalay natin sa Panginoon. Amen? Doon natin siya inaalay sa Diyos na lumikha, hindi sa mga nilikha niya. Doon natin ino-offer yung ating year. And what we need, I believe, hindi yung mga, kasi hindi masama yung magkakaroon ng New Year's resolution. Okay yun, napakaganda po nun. Pero, ang daming mga goal pagdating yung magsisimula yung taon. Meron silang relationship goal, financial goal, physical goal, spiritual goal, at yung ano na pa mga goal sa buhay nila na dapat mangyari. Pero hindi nag-gets ng iba na sa bawat goal na inilalagay nila, isa nagpe-failed. Hindi kagad nangyayari yung inaasahan nila. Ending up, same routine. Nag-end up na yun pa rin yung nangyari noong taon na yun. Why? Una, maraming nakakalimot na ang Bible hindi binigay as an information. Ibinigay ito for our transformation. You know, the scriptures were being given hindi para bi-inform ka. But Bible, binigay para sa transformation natin. Every time kasi na nakikita natin yung ginawa ni Jesus para sa atin, nababago tayo. Sabi nakikita natin siya sa salita niya. Sabi nakikita natin, hindi para i-inform tayo na ganito ka o hindi ka ganyan, kundi para ipakita sa atin that you are already being transformed every time na nakikita natin ang Panginoon sa buhay natin. Lahat ng tao, we all want to change something. Maraming tao gustong baguhin. Ang problema lang, maraming tao hindi alam kung saan sisimulan, kung kailan sisimulan. We all dream of being something different and better than the person we are today. Maraming tao gusto nila, pag kinamusta sila, kamusta ka? Gusto ko sana makasagot tayo ng mas mabuti kaysa dati. Gusto natin na mas better than yesterday. Gusto natin na kapag-tinanong tayo o nagkita-kita yung mga class reunion, nagkita-kita yung mga magkaka-high school, nagkita-kita yung mga magkaka-classmate ng college. Pag nagkita-kita kayo, nakikita nyo, ang laki ng pinagbago mo ah. You know, ang laki ng pinagbago mo ah. Yun na, ganun. Pag nagkita-kita kayo, wish mo high school ka lang. So, pag nagkita-kita kayo, ay, nagkaka-ganyan ka. Yun ang inaasahan mo, mga valediktorya ninyo. Pag nagkita-kita kayo, yun pa yung mga words ng buhay. Minsan, pag nakita yung mga lagi napapatayo, nasa talilang basurahan, nasa rawpon. Pag nagkita-kita ba, mas successful ba? Nangungungkin ang dati sa inyo, eh. Well, may mga nag-changes na nangyari sa buhay niya. And we, everybody, you know, expecting that change is on the way. Lahat ng tao ang umaasa na may magbabago sa buhay nila. We would all like to make some changes. Lahat yan. Suppose you could change anything in your life. Halimbawa, may babaguhin kayo sa inyong mga buhay. Where would you start? Saan ka magsisimula? Alam niyo, lack of us would start on the outside. Maraming tao magsisimula sa labas. Kaya na ko na may isip, mababago ko yung mata ko, mababago ko yung ilong ko, mababago ko yung buhok ko. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, katulad ni Sander Ford, na i-makeover, talagang babaguhin yung itsura ng mukhang K-pop ang dati niya. Patay kong nilalang ko tuloy siya, pag nagkaanak, ganun pa rin. Na-makeover lang yung mukha. May nagsasabi, sana ang na-makeover din yung ugali, hindi lang yung itsura. Kung magkakaroon tayo ng katulad ng magic wand ni Harry Potter, yung pang-pag-twing, magiging mga Jerry Rosales na katawan. O kaya
aging. Yung mga ganun na pag pinapapansin, magpapago na agad bigla, everybody would love to have that magic wand. Para lahat na gusto yung mga stick na yun na may kapangyarihan, bumago ng sitwasyon. Ano yung ba talaga tayo na depression, na bubusit, na stress kung minsan? Hindi sa mga bagay na wala tayo, kundi sa mga bagay na hindi mo mabago. Nagagalit ka, hindi mo mabago yung asawa mo. Nagagalit ka, hindi mo mabago yung bahay mo. Naiinis ka, hindi mo mabago yung sitwasyon mo. Wala kang magawa sa sweldo mo. Wala kang magawa kung kikita ka o hindi kung minsan. Mga hindi natin mabago. More people will think about outward thing that they can change sa life nila. Lagi na naisipin ka agad, kung pwede ko lang sanang baguhin ang itsura ko, hindi ako sana iniwan ng asawa ko. Kung pwede ko lang sanang baguhin ang itsura ko, marami sanang nangligaw sa akin. O hindi ka agad ako na-busted. Kung mababago ko lang sana yung IQ ko, kung nakapag-aral lang sana ako, ay ba mga ganun kanta? Kung natapos ko ang aking pag-aaral, bisit sana'y meron na akong alam na ihayan sa'yo at ipagyayabahan. Kaya lang, wala eh. Kaya nagawa ko na yung katang kung maibabalik ko lang. Kaya lang, wala na. Hindi ko na pwedeng baguhin. And they're all thinking na pag na-change yun, then everything will be fine. Pag na-change yung sitwasyon mo sa buhay, yung itsura mo, yung sweldo mo, yung intelihente mo, yung sitwasyon mo, then lahat magpo-fall na sa magandang bagyo, saksakto na sa inaasahan mo. Pero how many of you know, ilan sa inyo nakakalam, may mga tao na dati ko ng pera, okay, pero nung magka-pera, lalo na divorce, may mga tao na dating humble, ako yung mabang nung magka-pera, may mga tao nung dating wala namang posisyon, nung malagay ng konting posisyon lang, nagbago. Kaya kami kasabay ng matatanda, yung lango pag natutunan sa kalabaw, eh mas malaki pa sa kalabaw eh. May mga tao na mas malaki yung ulo kaysa sa puso. Kaya ang pinababantay, dapat our heart is bigger than our head. Dapat mas malaki yung puso natin kaysa sa ulo natin. Kala nila kapag ka ako, nakalipat lang ako, ako nakapag-abroad lang ako, ako nakatatupad ko lang itong mga tao, then lahat magpo-flow na. Dadaloy na, lalapat na, pero hindi pa rin. Why? Meron talagang isang bagay sa salita ng Panginoon na gusto niya unang-unang ipabago sa atin. Hindi na pansin yung tanggapin mo sa Lord, hindi naman niya binago yung tura mo. Kung tanggapin natin ng Panginoon, hindi ka naman niya inalis bigla sa tundo. Kung tanggapin natin si Lord, sabihin natin, Panginoon, ikaw na ang aking Panginoon. Wala naman nagbago ah. Wala naman nagbago, meron kang nga rin, binuhay sa'yo na dating patay. Pero wala siyang binago. May binuhay siya sa'yo para ka magbago. Pero siya, hindi siya pinabinago. Alam niyo ba, hindi sinod ang magbabago ng bisyo niyo? Hindi sinod ang magbabago ng ano, ng kasalanan mo, na ititigil mo. Kaya marami tayo, nasa Panginoon na may kasalanan pa rin, may bisyo pa rin. Ano yung ginawa ni Lord na inuutos sa atin? Ang ginawa niya sa atin, binuhay niya tayo mula sa mga patay. Ang ginawa niya, inilipat niya tayo mula sa kadiliman, papunta sa kaliwanagan. Pero hindi kanya binago. Ay, ganun pala yung pastor, yes. Kaya nga huwag kayong magtataka pag di mga Kristiyano, ganun pala yung ugali. Huwag kayong mag-iinis, huwag kayong maghuhusga na bakit ganyang born again ka pa naman, bakit ganyang Kristiyano ka pa naman, bakit ganyan ang ugali mo, bakit ganyan ang... Natural, kaya nga, sinasabi ni Apostol Pablo, kay Timoteo, eto yung mga dapat gawin na ugaliin ng mga tao sa bahay ng Diyos. Sinasabi niya na ito dapat yung magiging active. Eh, paano mangyayari yun? Pag na-born again ka ba, babait ka na? Hindi ah. Pag na-born again ka ba, aayos na kami yung ugali mo? Hindi agad. Unti-unti proseso. Ang gagawin ni Lord, bibigyan ka na ng kapangyarihan para mabago yung sitwasyon mo. Kaya ka na ng depret, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Kasi wala siyang kapangyarihan to stop it. Gusto kong itigil ito, pero wala siyang kapangyarihan na itigil. Gusto kong tumanggi, pero di wala siyang kapangyarihan tumanggi. Ayun ang ginawa ng Lord. Bibigyan kanya na ngayon ng kapangyarihan para mapapagsabi ka ng no, I cannot. Bibigyan kanya ng kapangyarihan para masabi mong gagawin mo ito. Bibigyan kanya ng dahilan, ng lakas ng loob. Para masimulan mo yung bawat bagay. Saan nga sinisimulan yun? Saan na gagawin? Alam natin dati sa sitwasyong meron ka. Hindi nyo napansin? Ay, anong nasa mo sa problema mo? Hindi ka inalis din doon sa problema?
Yung Panginoon, ayoko na ng problema ito. Alisin mo na ako sa mundo ito. Si Jesus ang prayer niya, Lord, panatilihin ko sila sa mundo. Ikaw naman, alisin ka. Ang prayer sa John chapter 17 and 31, here in this world. Hindi na aalisin. Ang sasabihin niya sa'yo, sa mundo ito may problema talaga, pero huwag ka mag-alala, napatagumpayan ko yung mundo. Pero yung sinabi sa'yo, sa pag-inanggap ko ako, mawawala ka na ng problema. Sige, hindi kayo naniniwala. Taas ng kamay na hanggang ngayon, nagkakaproblema pa rin. O diba? Sure ako, lahat kayo, nagkakaproblema pa rin. Kasi yung tanggapin natin si Lord sa buhay natin, pero siyang gustong simulan na gusto niya ipagpatuloy mo, pero siya pa rin yung tatapos. Kaya sabi ng Philippians 1:6, sisimulan ko ito, tatapusin ko, pero yung in-between, ikaw mag-design. Namatay si Jesus para sa atin, pero mamamatay tayo sa Kanya araw-araw. Kaya gigising ka ng umaga na you will walk by faith at by sight. Ano yun? Decision. Decision yun. Kasi sabi ko, kung may magbabago sa buhay natin, hindi na babaguhin through the magic. Kung may magbabago sa sitwasyon natin, hindi na babaguhin. Alam niyo ba, may mga tao na hindi na kailangan may sitwasyon tayo na kuminsan si Lord. Hindi na kailangan baguhin yung sitwasyon mo. Ang kailangan lang baguhin yung isip mo. Yung sitwasyon mo, hindi na mahalaga kung ano. May mga tao magdadasasama, maalis na ako sa trabaho nito. Ang hirap nito sa trabaho nito. Kaya pag nagsimulang magbago isip mo, hindi mo na kailangan i-request at tanggalin ko sa trabaho. May mga tao magdadasal, ay Lord, palitan mo yung boss ko. Hindi naman niya pwedeng gawin yun. Lord, palitan mo yung boss ko, o magiging boss siya ang empleyado. Papaguhin ni Lord yung isip ko, patungkol sa boss mo, hindi niya na kailangan palitan yung boss mo. Papaguhin niya lang yung mindset mo. O, simulan na natin. Romans chapter 12, verse 2. Sabi ng Bible, do not be conformed. Kaya kailangan natin bagong isip, hindi bagong taon. Kasi ilang taon ang dadating sa buhay natin. Kaya nagiging happy ang New Year kung nagkaroon tayo ng happy mind. Don't copy the behavior o yung nakasanayan ng mundo. But let God transform you. Galing, no? Bayaan natin baguhin tayo ni Lord. Paano? Sa pananamit, sa pagsasalita, ay hindi, kaya nga tayo. Wala tayong pakialam sa itsura ng mga tao. Kung pumunta sila rin kung nakatsineras, walang problema. Huwag lang nakablit. May mga damit tayo dyan, bibigyan natin sila. Pero wala sa itsura. Hindi natin particular na, ay, buti na itsura mo. May kulay buko, may hikaw ka, wala na itsura mo. Magpalit ka muna bago ka magsimba. Hindi na yan gano'n. Kasi may mga church na, hindi ka muna, huwag ka muna mag-church, ayusin yung itsura mo bago ka magsimba. At parang sinabi mong maligo ka muna bago ka magbasa. Ibig sabihin, they can come as we are. Kasi si Lord, ang pinababago niya, sabi niya, let God transform you into a new person by changing the way you think. Sabi ng Panginoon, bayaan kong baguhin ka ni Lord. Paano? Pagbabago ng isip mo. So si Lord, mababago ka pag nabago niya yung isip mo. So ang dasal natin, Lord, change my mind. Baguhin mo the way I think. Why? Because transformation comes when you renew your mind. Magsisimula lang ang talagang pagbabago. Alam niyo kung kailan? Kapag nabago yung isip mo. Matatago mo ng konti yung ginagawa mo. Pero hindi nagbabago yung isip mo, babalikan mo pa rin yung ginagawa mo. Marami tao, ibitil yung ginagawa. Tigil mo yung ginagawa mo. Tigil mo yung sinasabi mo. Matitigil niya yung matitikom yung bibig niya. Matitigil niya yung sarili niya sa ginagawa niya. Pero pag wala ka nang gagawin niya ulit. Why? Hindi na bago yung iniisip. Ibig sabihin, buuin natin, what you think is what you believe. And then what you believe is what you live. Hindi kagad tayo tatanong sa the way you live. Alam niyo bakit people, the way they live is like that? Because yun yung kanilang paniniwala. At yung paniniwala nila, yun yung nasa isip nila. So ang gagawin ng Panginoon, ididin niya yung iniisip mo. Ang ginagawa ko ngayon, dinidin ko yung iniisip mo. Ako niya, pinatangit ka ng salita, yung brainwashing. Pero ang totoo, maganda yun. Magandang salita yun. Na ano, kaya takit ang sabi ko, binibrainwash ko kayo. Pero ang totoo, pag sinabi mo, ginamit yung tamang kahulugan nun, hinuhugasan ko ang inyong mga isip. Kaya yung mga disciples, sinabi niya, Panginoon, hugasan mo kami, linisin mo kami, sabi ng Panginoon, nilinis ko na kayo ng aking mga salita. Sinanctify ko na kayo. Nilinis na kayo.
Ang nangyayari sa atin, alam niyo ano? Hindi tayo lagi every Sunday pinuhugasan ng dugo. Isang beses lang tayo pinuhugasan ng dugo ni Kristo. One time lang yon on the cross of Calvary. Ang napagtingan mo po siguro, hinugasan niya na yung kasalanan mo. Ang gagawin natin ngayon, araw-araw, uhugasan ni Lord ng salita ng isip mo. So we are always being washed by the word, pero once only cleansed by the blood. Hindi kaya hindi tayo palagi nagdadasal. Palagi, Panginoon, lagi mo kami hugasan ng banal ng dugo. Hindi. Ina-apply natin yung blood for protection, ina-apply natin yung dugo niya, pero hindi tayo nagpapahugas kasi ginawa niya isang beses lang. Amen. Ang ginagawa niya, hinuhugasan niya tayo lagi. Kaya pag marunisip mo, dapat salita niyo sa panghuhugas. Kaya na, napakahalaga ng salita ng Panginoon eh. Bakit? Halimbawa, pansinin nyo. Sabi ng Bible, pag nagkasala yung kamay mo, putulin mo. Pagka nagkasala yung mata mo, dukutin mo. Ano ba? Hirap nun, di ba? Kung ano ba sa Saudi, yung literal yun, ha? Yung mga magnanakaw na nahuli sa Saudi, pinupukutan ng kamay pag nahuli na nagnakaw. Pag nahuli ka ng rape, ewan ko kung ano pinuputol. Pag na, sabi kong matagawa, dukutin ko. Kaya lang sabi ng Bible, sa John chapter 6, verse 63, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay bawang espiritu at buhay. So yung words na sinabi ay spiritual. Ibig sabihin, ano ay pagpuputin mo sa kamay mo? Tapak pa talaga, hindi. Salita ng Diyos, kaya sabi ng Hebreo 4.12, ang salita ng Diyos ay parang tabak. Efeso 6.17, ang salita ng Diyos ay parang spirito ng tabak. Salt of the Spirit. So para matigil din kalokohan mo, putulin din kamay mo. Ano ba yung kamay? Yung kamay na i-represent niya, yung pagkilos, paggawa. So para matigil yun, gospel, word of God ang pagpuputol. Pagdutukot mo sa mata mo, salita ng Diyos, babaguhin ito yung paningin mo, yung pag-iisip mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, let God transform you into a new person by changing your mind. Kasi kung ano'y tumatakbo sa isip mo, yun ang paniniwalaan mo. At pag yun ang pinaniwalaan mo, matik na, yun ang gagawin mo. Diba kaya natin mga tao, kung ano'y pinapaniwalaan nila ngayong bagong taon, yun ang ginagawa. Magsosot ng fork ka na, at talo ng alas 12, maglalagay ng bilog na prutas. Sayang, hindi pa lang, hindi pa rectangle pinaglalagay mo, kaya bari-bari lang dumami. Fork ka na tinagay mo eh. Hindi pa rectangle. Para kung di mong check eh, papel-papel. Kaya bari-bari lang din. Kung yun ang pinaniwalaan mo. Pero mag ginagawa ng mga tao, ba't nagpapaputok yung mga tao? At sino nyo ngayon, unti-unti lang nababago yung mindset ng tao. Unti na lang yung papaputok. Sabi ni Pastor Irene, dati na, hindi na gusto yung bagong taon eh. Kasi sa usok, ihitahin ko talaga sa usok dati, di ba? Grabe talaga. Ay ngayon, unti na lang nagpapaputok. Alam nyo bakit nababago na yung mindset? Dati kasi ang paniniwala, kailangan pagpaputok para ano, matanggal ang malas. Kasi pag nagpapaputok ka, boom, nagugulat ng mga malas, nagpupulasan. Eh hindi, mga daliri nagpulasan eh. Hindi yung malas eh. Grabe yung mga malas siya. After ng bagong taon na wala, kaya buwasan, nagbaliri ka na naman. So pag ginagawa yung paniniwala, kung ano yung nasa isip nila, ginagawa nila. Why? Ba't nila ginawa? Pinaniwala, ba't nila pinaniwala? Naisip. Nasa isip yun. So, ibig sabihin, ganun pala ka-importante. Once that happened, na nabago yung isip mo, you find yourself no longer conforming to the pattern of this world. Pansin niyo, lahat sa piyesta, sama sa prosesyon. Well, naniniwala sila doon. Iahagis nila yung bimpo, yeah? Pag-agis ng bimpo, bakit kami mga kabataan, buwan-buwan yung nasareno. Diba, napakadelikado sa backbone. Kakatumba-tumbang ganun. Ba't ba? Yung gusto pinaninyo, walang magawa. Tutumba ako, hoy! Walang magawa. Pero pag ginagawa, naniniwala silang nababawasan ng kasalanan. Eh sabi ng Bible, sa ang Diyos ang bumubuhat sa atin. Hindi siya ang binubuhat natin. Ang problema, yun ang nasa isip mo.
Pero nasa isip mo, o yun ang papaliwanaan mo, yun ang gagawin mo ngayon. Ang halaga parang nasa isip, yes, why? Our behavior will change if our thinking will change. Alam niyo, ugali ng tao pag ganyan ang ugali? Kaya hindi yung ugali niya, yun ang nasa isip niya. Kahit gano'ng kakaganda, pag ang paniwala mo, tangi ka, torpe ka. Pero kahit hindi ka nang kagwapuhan, pag ang paniwala mo, pogi ka, playboy ka. Kahit yung mga tao, hindi mo kagwapuhan, pero grabe, dati, kala mo. No, kaya ko eh. Pero yung mga ang gwapo talaga, torpe, ay nasa isip niya, tangi ka mo. Eto nga eh, kahit gano'ng kaganda damit mo, pagka ang tingin mo sa sarili mo, baduy ka, nahihiya ka eh. May suot yung damit mo. May mga tao, bumili ng damit, excited mo muna. Ganda-ganda, sinulit, tanggal niya sa dressing room. Nung makita niya, bagay na bagay. Pag-uwi niya, nakita ng friend niya, ay, pangit. Isa yung bagay, yung single thoughts na yun na pumasok sa isip niya. Nung suot-suot niya na, oo nga, hindi nga bagay. No. Hindi niya na sinulit. Na-pepon siya ng konting thoughts, ganung powerful ng isip. Na you only really believe the parts of the Bible that you obey. Halimbawa, sinabi mo, I believe sa tithes. But you're not doing it, you don't really believe on it. I believe sa healing supernaturally. Pero panay ang duda mo, papagaling kaya ako ni Lord. You don't really believe. Mas dami naniniwala ka talaga na si Lord ang magpo-provide ng needs. Alala ka, lagi ka nagbubunda, lagi ka matatakot. Hindi ka talaga naniniwala na si Lord ang shepherd. Why? You can only believe the parts of the Bible that you obey. Kaya pala sabi ni Solomon sa 23:7 ng Kawikaan, kung ano ang iniisip ng tao sa loob niya, yun siya. Grabe yun, no? Statement na yun. As a man thinks in his heart, so is he. Iniisip mo na bless ka, bless ka. Iniisip mo na healthy ka, healthy ka. Kahit mag-gym ka, kumain ka ng puro gulay lang, o prutas lang, pag unconscious mo, hindi ka healthy, takot kang magkasakit. Ito pa yung masaklap eh. Yung mga health conscious, yung sobrang lalo. Yung mga OC, sobrang masyadong takot-takot magka-jerk. Yung may lalo nagkakasakit, lalo agad-agad. Pero yung mga walang pakialam, hindi nagkakasakit mo. Hindi ba mapahilan lang ng konti? Ito ako, sinipon na ako. Pero nagkaroon na, nasa ito, sinipon na ako, nagsipon din ako. Merong si Charita pumunta ng Singapore. May isang babae siyang nakilala, grabe. I mean, kada, kasi may bata silang tinulungan galing simenteryo, na nandito yung butas sa gilid, si Cherian, yung kanyang puwet, walang butas. So pagbundumi siya, sa gilid bumundumi. Di mo bata ka, hindi mo magawa yung normal na ginagawa ng mga bata. So tinulungan, sa Singapore, doon o-operahan. Kaya lang, dahil yung host nilang babae, masyadong takot sa mikrobyo at alam ng galing sa sementeryo, pagdating na pagdating, o hindi pa dumali, sabi, lahat ng damit niya, please, huwag na huwag ninyong isusuot ha, dadali na, ay pumasabi niya, and please, yung sofa, meron doon parang edis, o diyan parang uupo ha, yung bata pag-upo, nandun lang, di pwede gumalaw sa iba-iba. Tapos yung Clorox, ayaw niyang ginakagawa ng tubig, kasi kaya kita, parang si Cinderella doon eh. Pero gaganda lang pagkagabi, pagka, chimay siya doon, parang ang nililinis niya. Pagkakay, hindi ako nililinis niya. Talaga, yung asawa mo, nahirapan talaga ganun gusto nun. Dahil na sa isang mindset, na yung babaeng yun. Nagsisimula sa letter D, pangalan ng babae. Tapos sunod E. And then V. Debra. Dahil na sa may mindset, binila ko merong 10,000 million na Debra Idol Paul. Anyway, palukal, kaya mo tayo nakalive niya. So, walang ordinary, hindi ka nakalive po. Yung babae, may mindset siya na ano, sobrang yung health conscious. Ayaw niya magkaroon konting mikrobyo. Alam mo ba, kapag gano'n ka mag-isip, lalo kang dinadapuan. Pag ang tingin mo sa pera, talagang lahat rich, talagang yung, ako, mukawalan yung ako. Pag gano'n ka mag-isip, yung konting kibo, grabe, bago mo para, bago mo pakawalan si Rizal, burado na. Ang pinji. Mas makulat ka pa sa Beleco eh.
Kasi nasa isip mo pag nagbigay ka, mawawalan ka, mawawalan ka, every time nagbigay, mawawalan, mawawalan, mawawalan. Pero pag nasa isip mo, pag nagbibigay ako, lalo ako nagkakaroon, walang problema sa'yo, gora lang, di ba? At habang ginagawa mo, lalo ka nagkakaroon. Yung nakapalang kinalaman na nasa isip natin, yes. Yes. Yun lang sabihin sa'yo, may nasa isip. At sabi ka, sakto food. Grabe. Parang bibilong ka ng waiter. Ma'am, naturan po yan sa loob. Ang sarap ha, nasa five-star hotel na sinabi ko sa'yo, dito rin yan kasi sama po ng ugali, kaya by the way, huwag yung aawayan ng mga waiter. Di ba sinusulit ang mga waiter? Nagkakalit sila. Pinapagod nila. Ano ba nito ngayon? Sinusumit-sumitan. May mga waiter na hindi mabuti ugali. Pag nasagod na, sumit mo ha. Mango juice ba kamo? Okay. Gusto mo fresh eh, pa? Fresh ba kamo? Ugali mo kasi. Ang taray mo eh. Kaya, yung mga waiter, pinibigyan niya ng tip. Waiter, sir, sarap ng food ah. Yes, ma'am. Alam mo, ganun din yung pinusungitan mo. Kasi pag sinungitan mo sila, delikado ang pagkain mo. O, wala nang masungit, ha? Kaya sa katanong, walang magsusungit sa waiter. Honor those people. Sa totoo lang, i-honor nyo yung mga yan. Pag sila nag-aalaga ng mga pagkain nyo, nagsaslab sa inyo, mahalin nyo yung mga yan. Mahalin nyo kasi nakasalala din yung pagkain mo. Yung isusungo mo. Nagtaray ka pa. Nagyabang ka pa, nasa loob sila ng kitchen, pinisilip ka. Habang unti-unti mo hinihiwa, at hinisip-sip yung... Mano siya naman, oo, sarap! So, huwag tarayan ang mga waiter. Yun ang lesson natin ngayon. Baguhin ang isip, ang waiter, the best chef. Why? Nagsaserve sila sa iyo kahit ingatan nyo. Yung mga nagluluto ng pagkain natin, dapat pinamahal yan. Amen! All behavior, halitin ko sa tatlo, 1, 2, 3, number 1. All behavior is based on a belief. Lahat ang ugali natin, base yan sa paniniwala mo. Kaya pinagpalit ng lalaki ng kanyang asawa, kasi nakita niya na may mas better sa kanya. Bakit na ayaw na niya sa trabaho? Nakita niya, may mas better ng trabaho. Yung paniniwala niya sa isip niya, naka-imagine niya, ah, mas okay ito. Lalo ng ugali, lalo mas samang ugali. Kaya yung pagka-ugali ng tao, tangit. Pagka magalit sa ginagawa niya, kailangan mabago yung isip niya. Dapat yung isip niya mabago. It means, kapag ang tao nagnanakaw, namumupit, kasi yung paniniwala niya, hindi niya kayang i-provide. Pagka ang tao magsisinwali, kasi ang paniniwala na sa isip niya, pag sinabi niya yung totoo, lagot siya. Ba't ang tao mananaliwa? Hindi magiging faithful. O ba't yung tao magseselos? Hindi mo masama yung selos eh. Sa totoo lang, God is a jealous God. Pero pag minuminuto selos ng selos, iba naman yun. Diba? Naligo? Ba't naligo ka? Ha? Nag-ayos? Ba't nag-aayos ka ng buho? Diba may ganun nag-lipstick? Ba't nag-lipstick ka ha? May ganun, sa totoo lang. Why? Kasi may mindset siya na baka meron itong pinagagandahan ng iba. Hindi mo napansin, nagbago siya ng duster, nagpagupit, naglipstick nung una, ilang days nang dumaan sa harapan mo, hindi mo pinapansin eh. Ngayon, nung napansin mo, nagkaroon ka ng mindset, siguro may pinapagandahan ng iba to. Yun na, magsiselos ka na. Okay, sabay tayo, sabihin ko na, what you think is what you feel. Merong mag-boyfriend o nag-away, ang ganda naman yung mood nila, nasa mall, masaya sila, okay sila. May mga ba naglalakad? Yung babae, nawala na sa mood. Tinanong yung lalaki, galit ka ba? Sumagot yung babae, hindi. Ikaw naman insensitive, tanong ka pa rin ang tanong. Hanggang sa iniisip yung lalaki, bakit ba siya magalit? Ano ba ginawa ko? Ano ba ang sabi ko? Hindi mo maisip. Bigla ka naman, ano ba yan? Dumaan kayong one time.
doon sa tindahan ng perfume. Ngayon, may nagte-testing ng perfume. Nakaamoy yung babae. Naku, kakainis. Yan yung perfume ng babae niya eh. Pero ang naalala niya ngayon yung pinagkawayan ko. Nung maalala niya, nabwisit. Kanina okay naman. Yung palang iniisip mo, na-apekta niyo nararamdaman mo? Yes. Ano yung sabi ni Dr. Alice Cullinan? I did a study in the university where I teach regarding the influence of thoughts on emotions and action. Sabi niya ito, we do not just get hit by a certain feeling out of the blue. We have a thought on something first that causes our feelings to be activated. Tagalogin ko. Hindi daw lang biglang out of the blue, bigla lang kang nakaramdam ng gano'n. Yung mga biglang nalungkot, yung mga biglang nagalit, biglang nagduda, biglang nanghinala, biglang nainis. Ano yung bakit? Na naramdaman yun? Meron siyang naisip. Nung maisip niya, naramdaman niya. So huwag mong idilo nararamdaman mo. Ang idilo, yung iniisip mo. Huwag mong idilo bakit ka nagagalit. Isipin mo, bakit mo? Bakit magalit sa sitwasyon na hindi naman dapat ka nagagalit? Si Joyce Meyer, Betty Brooks, ay ulat. Sabi niya, think what you are thinking about. Isipin mo kung ano yung iniisip mo. May iniisip ka. Ang isipan na iniisip mo. Ano ba iniisip mo? Yung pinag-iisip mo ngayon eh, nasa isip ko. Yung iniisip mo, pag-isipan mo, di ba may ba sa inyo? May mga naisip na hindi naman dapat iniisip. Basta naisip mo lang, nagalit patuloy. Naisip mo lang na para bang napapahiya ka. Hindi naman pinapahiya, naisip mo na pahiya ka. Hindi ka naman kinakawawa, naisip mo kawawa ka. Hindi ka naman pinagtutulungan, naisip mo pinagtutulungan ka. Sa lahat yun, sa isip mo, kaya tinga, hindi ako kawawa. Hindi ako alipin. Hindi ako pinagtutulungan. Hindi ako mahirap. Hindi ako sakitin. Hindi ako mataba. Malusog lang ako. Yung mga ganon, nasa isip lang yun. And you have to think of it pagka natama yung isip mo. Alam niyo, magbabago attitude mo. The way you carry yourself, the way you look at other people, magbabago. Ngayong 2018, hindi bagong taon kailangan natin. Dapat ano, bagong isip. Dapat ang tanong natin next time. Kanina, depirento ko, nag-devotion ako. Pagising ako, may binigay ng verse si Lord, Isaiah 44. Eh, alam ko yung chapter na yung tungkol yung sa mga Diyos-Diyosa. Nung makita ko Isaiah 44, may nakalagay doon, may isang lalaki na kumuha ng punong kahoy, hinati niya, yung kalahati pinanggatong niya, pinagluto niya ng tinapay, yung kalahati, inanyuan niya, ginagay niya ng mata, ng ilong, ng bibig, inanyuan niya parang tao. Nung magutom siya at mapagod, kinain niya yung tinapay galing sa pinanggatong niyang kahoy. At pagkatapos nun, niluhuran at sinamba niya yung kahoy na kalahati. So, tingin ko ay idolatry. Ang topic ni Lord sa Isaiah 44, bakit nga sa akin pinalala hanggang sa biglaang revelation? Bakit yung pinakita ni Lord? Maraming tao, yung kanilang source, yung doon sa kanilang ginagawa, ang source ng kanilang heat, ang source ng kanilang food, yung doon sa pinagpagura ng kanilang, sabi ni Lord, ayoko niyan. Ang gusto ko, ako yung source mo. Sabi ni Lord, ako yung source mo. Ang gusto ko, burahin nyo sa isip nyo na yung trabaho, ang source ng food mo. Gusto ko, burahin nyo sa isip nyo na hindi yung overtime ang source ng mas maraming pera. Ang gusto ko, ang source nyo, hindi yung hibungan ng mga kamay mo. Kaya sabi ni Lord, dapat ako yung source mo. Sabi ko, I will tell this, I will preach this to people. Pre-prepare ko lang yun. Na ang source ninyong lahat, alam nyo kung ano gusto ko? Yung hindi ka nagkakanda po ba sa trabaho, pero nabedress. Gusto ko may trabaho ka, pero may oras ka sa pamilya, may oras ka sa Panginoon. Ayoko nang may oras ka nga sa trabaho, pero wala kang oras sa Panginoon. This time, baguhin natin yung mindset, Lord. Ito yung mindset namin ngayong 2018. Bagong taon. May oras ako sa trabaho, pero may oras ako sa pamilya ko, at may oras pa ako sa iyo.
Grabe yun, pag nagkaroon tayo ng revelation, ikaw ang source ko, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot, ako mawalan ako ng trabaho, ako mawalan ako ng kliyente, ako mawalan ako ng customer. Ako hindi ko pwedeng karamihan itong Sunday. Kasi marami yung tao dito eh. Kaya lang din nga eh. Kaya sabi ni Lord, yung kalahati ng puno, yan ang nagiging source mo, ng faith mo, at ng... Kasi pansinin ninyo, pag ang source ng mo galing din sa punga ng mga gawa mo, yung faith mo, hindi. Ano ang faith mo? Hindi. Nakakabayan tayo kasi bakit magkakayod tayo ng sobra. Makakabayan tayo sa upa natin, sa mga hulugin natin. Makakabili tayo ng mga needs natin. Kasi, bunga ng mga kamay natin, yung pinaghirapan natin. Kaya pag nangyayari na hindi mo na nababayaran, ang gagawin mo, tatagdagan mo yung bunga ng ginawa mo. O, yun ang nakaka-frustrate. Kaya sabi ni Lord, I want me. For there is no other gods than me. Dapat ako yung source ng faith. Ako yung source ng healing. Ako, ano yung trabaho natin? Resources. Resources. Si Lord ang source. Amen. Pagdating sa healing, siya yung source. Have a mindset, Lord, pag mo yung isip ko, nang isip ko ito, hindi kami kakapusin. Lord, ang nasa isip ko, hindi ako katalikuran ng mga kliyente ko ito. Ang nasa isip ko, Lord, hindi ako pagpapalit. Hindi ako iiwanan. Hindi ako tapagtataksilan. Hindi ako magiging sakitin. Kaya ngayon, bagong taon, bagong isip. Amen? Why? Because number one, all behavior is based on belief. Number two, behind every sin comes from what you believe. Behind, kanina, lahat doon ng behavior, base yan dahil sa pinaniwalaan mo. Kaya ganyan ang galing na, ba't mataray yan, masungit siya, mayabang yan, o ba't mapagpatawad mo, pagbigay, maalilahanin, yung kasi ang paniniwala niya. Pati yung mga taong, okay lang, walang pakialam sa pera. Pero mga mga sobrang grabe. Gagawin ang lahat para sa pera. Kung anong paniniwala niya yun. May mga taong lalapit siya, sabi sa iyo ko na, suko na ako, tapusin na natin ito. Why? Bago siya lumapit, may paniniwala na siya sa isip. Bago siya lumapit, may desisyon na yan. Kaya ang hirap ng taong nag-resign, pag nagbigay sa'yo ng resignation yan, may suggestion ako sa inyo. Pag may halimbawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kayo, tapos tayo ilang days na niyang sinasabi, ayoko na, mga pang 61 times na, na iniiwanan ka na, kayong pag-break up na, tapos pang 62 na, may suggestion ako, let him go, or let her go. Sabi mo sa kanya talaga, bagayan pa siya mo, o sige tayo, parang katawag ako ng grab para mahatid ka, ha? Huwag niyong isiksik yung sarili niyo, talagang gagawin ng lahat. Sige, gagawin ko ang ano ba gusto mo? Itong kambing, tatlong suka, tsaka... Yung gagawin lahat ng para lang mo siyang iwan, please. Pag yan, pa siya sa isip niya, ayaw niya na sa'yo, ang hirap isiksik yung sarili. Ang hirap. Pero pag yan, asawa mo, gawin mo talaga ng palahat, at asawa mo na kasi yan eh. Fight for your relationship. Amen. Number two, behind every sin is a lie, I believe. Lahat ng kasalanan ng ginawa mo, pagkukulang na ginawa mo, yan yung pinaniwalaan mo. Alam mo, alimbawa, nagtaksin ka kasi nag-isip ka na mas better siya kaysa sa'yo. Nag-upos ka ng pagkain kasi nasa isip mo, mauupusan ka. At kasi yung mga tao kumakapilang mo, grabe, di ba? Ako kaya kung ako nasusingin, ha? Oto, wala naman pang sisihin, ikaw lang mag-isa na kapila. Napakalataan ka tuloy. May mga ganun talagang gagawin lahat para huwag maunahan. Tinitignan ko yan eh, isang pagkakahiba, mabibigay ng mga bigas. Grabe balyaan. Grabe na din eh. May in-announce doon, no? Mabibigay doon si Marcos ng 10,000. Nung Marcia, no? In-announce ay yung Pinos Barrios ng pamilya Marcos, magbibigay ng 10,000. Para lang pahudbol kasi para lang pakonswero sa Marcelo. Matakot-takot yung mga tao na nagtutulakan, nagsisiksikan. Ewan ko na tagalang dati sa Wawawi, yung mga namatay. Stampy. Kasi mamimigay lang 1,000,000 si Kuya Will. Eh, matatanda karami yung pumipila doon. Matatanda, dami mo na namatay. Mindset kasi yun. Mindset. That's better to get than to give.
Kasi Jesus pa sa ninyo, binabawag yung mindset natin. Ang mindset ng mundo, pag sinampal ka, sampalin mo rin. Sinampal ka, yung makabawi. Siguro, sabi na, baguhin natin yung mindset mo. Pag sinampal ka, bigyan mo kami na, oh, ito pa, oh. Kula ka, ano ito pa isa, oh. Pag pinag-buwak ka ng 1 milya, sabi nyo, sabi mo, 2 milya na. Ito sabi nyo, sa mundo, kaaway, away tayo, away tayo. Sa mundo, kaaway mo, ibigin mo. Okay, doon, kaaway mo, ibigin mo. Ipapansin, sa mundo, kuha ng kuha para makaipon. Kay Lord, bigay ng bigay para dumami. Sa mundo, panik ng panik para makataas. Kay Jesus, pakumbaba ng pakumbaba para itaas ka. Totally opposite yung mindset. Kaya pag nasa church ka, yung mindset kong baligtad, tinatawag niya. Sa mundo, pag may point ka, may karapatan kang magalit. Kay Lord, tanggalin mo na yung point ka, point na nga lang, tinigay ang pakumbaba. May point ako, may dream ngayon. Point! Point lang yun, hindi ka dapat magalit. Sa mundo ay net. Talagang kumuha ng kumuha. Kay Lord, magbigay ng magbigay. Kaya mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ano ginagawa ni Lord? Ibang mindset. Totally ibang mindset. Yung iba, magmakaawa ka para huwag kang iwan. Kay Lord, iba? Kay Lord, oh, sige, if you really need to go, you've got to love me for what I am, for simply being me. Ang sabi ko sa'yo. And if you're only using me to feed your fantasy, so let me go. Sabay-sabay. I must be free. Sabi ni Carpenter, chapter 2, verse 1. If you really not in love, let me go. I must be free. Baka may word sa inyo, yung mga kapatahan talaga nyo, ginagamit lang niya kayo. Para rebound, ginagamit lang niya kayo, para may napapag-tipan-tipan siya. Palayain yung mga yan. I-let go. May mga kapatahan talaga nyo, bibigay yung sarili, para huwag siyang iwan. Mahal mo ba ako, sige, patunayan mo, makinipag-sex, mag-tip-tip-in. Kala nyo, hindi na siya iiwan kasi may nangyari na. Hindi na ako iiwan niya, may nangyari na. Patay. Lago. Lalo may nagagawin. Yung mga patunayan ganyan, bumawi ka, pagkababayan ka, sabi sa akin, ipatunayan mo din, paano? I am worth waiting for. Palakpakan natin yung mga babae kayang sabihin ko. Napatakayin ko sa'yo. Maghintay ka. Because you believe that it is good for you, kahit mali, gagawin mo. Dahil alam mo, mas best yun, si Eva, tagad alam nilang maling kainin yung bunga eh. Pero ginawa pa rin nila kasi mas naniwala sila, mas makakabuti yun. Yung iba magsisimulayin kasi alam nilang mas makakabawo siya ng sakit. Kasi sabihin ko, yung iba, tatalikod, mag-walk out, kasi alam nilang mas mabuti yung kesa makumpronta. Pero maling lahat yung mga yun, ha? Pero nasa sin niya, mas okay yun. So when you live in sin, you're living actually in a deception. Again, pag nabubuhay ka sa kasalanan, nabubuhay ka sa pandaraya, akala mo tama, nadadaya ka pala. So ang deception pala, you thought it's right. Ngayon na may pinapakita si Charlita kanyang 500. Sabi niya, oh, tignan mo nga kung isinukulita ko din sa tayo ba sa barbecue. Okay. Parang may kutob siyang peke. Pero pag tinitin mo, parang tunay. Iba ganun yung mga napeke. Kala mo tunay yung binigay sa'yo, pero peke pala. Ibig sabihin, ang kasalanan, akala mo masarap, pero masaklap. Ang totoo, yung mali, akala mo tama kasi okay, pero mali pa rin. May mga tao nito, may kinausin na ako. Talagang alam niyang mali ginagawa niya. Pero may pangako kasi yung lalaki na ano, magkakahiwalay na kami, nagkakaalabuhan na kami. Kaya hangon, magiging tayo rin. Pinaniwalaan niya for 7 years. Kasi pagtutropin niya, nung una siya, nagkakalabuan na rin sila eh. Nagpapay na rin siya ng anonymous eh. Mga palusotyo. Pero maayos naman talaga sila. May mga palusotyo nga eh. Hintayin mo ko ha. Hintayin mo ko, paglaki mo. Magiging tayo rin. Hindi mali, napakaraming nito. Wala pang, hindi nyo dapat priority yun. May mga deception na akala mo okay.
Hanggang sasabi niya, nung na-realize niya, na talagang okay. Nagsasama pa, may dalawang anak, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sabi niya, ngayon na-realize ko, sa loob ng 7 taon, nahalo ako ako, pastor, hindi pala talaga ako mahal. Pinagsasabay lang kami, pastime ako. Na-realize niya bigla, hindi pala totoo ang lahat. Mali pala talaga lahat. Pero sabi niya, pero pastor, naloko ako doon. Kala ko talagang mahal ako. Napaniwala talaga ako. Kala ko mahal ako. May mga kakilala akong ganyan eh. Talagang pinaniwalaan kahit mali, basta mahal kita, mahal kita, mahal kita. Pero mali, basta mahal kita, mahal kita. Pero mali nga, basta mahal kita. O sige na, naniwala. May nangyari. Yung pang natanga, pag nung narinis mo na, ayan na, because in front of your face, nabuhusan ka ng cold water, tsaka mo narinis, halak, ilang buwan din akong natanga nun na. Ilang buwan din akong natanga nun na. Tsaka may nangalgan, tsaka may mag-ano, pinamagigimab ka na, ayaw mo na. O ito gawin ko ngayon, change your mind. Pagkaiyak, pagkapunas, pagpagtayo, okay na to. Hindi na mangyayari yun. I am better now. I am wise now. I am smarter now. I am a better person now. Kaya Happy New Year sa iyo bago naisip mo. Amen! Kaya yung iba, pagkatapos magkatalpak-talpak, ayaw bumangon, ayaw baguhin yung isip na tapos na yun. Learn from your stupidity. Learn from your mistake. And learn from the mistake of others and then move on. Sabi ko sa katali ko, move on! Number 3, change always starts in the mind. Ang pagbabago na sa nagsimula, sa isip. Ganda na simula yan sa isip. O, ganito ang gawin natin ngayon. Ano yung mga gusto yung baguhin? Ito yung tip. Ito yung formula, yung key. Tapusin nyo na sa isip nyo yung gusto nyo simula. Halimbawa, gusto mo maging healthy, i-final mo na sa isip mo, I am healthy. Ganun si Lord. Finish na niya sa isip niya bago niya ginawa. We already finished in his mind. Tapos niya na, tsaka nag-create yung universe. Kaya yung mangyayari sa Revelation, new heaven and new earth, nakasulat na. Pagbabalik ni Jesus Christ, nakasulat na. Paglitaw ng Antichrist, nakasulat na. Wala nang sorpresa kay Lord. Sabi ng Awit 4, He who sits on the heaven shall laugh. Siya nakaupo sa trono, tumatawa na lang. Yung pagbibigang dumating ng mga hurricane, dumating ng mga massive destruction, hindi sino napapatay. Wala sa plano yun ah. Hindi siya nagagano'n. Kumbaga siya, alam ko na yan. Alam ko na yan. Tinapos niya na, dapat tayo din. Pag may dumating na problema, matindi talaga, malala talaga, sabihin nyo, alam ko na yan. Matatapos din yan. This too shall pass. This too shall pass. Dumating ang problema malaki sa pamilya nyo. Maghawak-hawak ng kamay, huwag mag-give up. Sabihin nyo, this too shall pass. Matatapos din ito. Matatapos din ito. And then later, magugulat kayo, oo nga, no? Oo nga. Ngayon ko kilala akong pamilya. Dumaan sa matinding problema. Hindi sumuko. Pagkalipas ng ilang taon, sabi nila, Pastor, in-imagine ko lang po, kung nung mga panahon na yon sumuko kami, kung nung palang mga panahon na yon eh nagwala ako, kung nung palang mga panahon na yon nag-freak out ako, wasak yung pamilya ko, wasak ang buhay ko, ewan ko kung nasan ako ngayon. Pero iba sa inyo, buti na lang, pagkalipas ng ilang taon, na hindi sumuko, hindi nag-give up, ang malaki na ng mga bata, malusog, healthy, magkakasama kayo sa church, na parang walang nangyari. Amen? Parang walang nangyari. At pabuti ng pabuti. Saan nangyari yun? Sa isip. Sa isip. Alam niyo ba na may mga tao napakatalino pero hindi na control yung nasa isip niya, masira dulo. Importante pa rin nasa isip. If you want to change the way you act, you must determine the way you think. Isipin natin. Kung meron tayong gustong baguhin sa ginagawa natin, baguhin mo na ito sa isip mo. Sasabihin mo ngayon, hindi ko na kailangan itong vision. Why? Malaya na ang God. Sasabihin mo ngayon, hindi na ako kailangan maging secure. Why? I am secure. Hindi na ako kailangan na ma-intimidate pa sa kung kani-kanino.
Hindi na ako matatakot mag-apply ng trabaho. Hindi na ako matatakot mag-aaral ulit. Hindi na ako matatakot magsimula ulit. Why? I'm fine. I'm okay. God is in control. Change your mindset. Baguhin mo na yung nasa isip mo. Magbabago na yung asawa ko. Praise God! Magbabago na siya. Dati kasi, ako wala magbabago yung asawa ko. Ako wala kapag-apagasan. Ngayon, nag-change na. Na-imagine mo na, ah, yung tatay ko, grabe. Kumpara noon, tsaka ngayon, ang laki naman binagbago. Kumpara noon, imagine yung iba, kumpara noon, ang laki naman binagbago niyo. Dati, konti kibot, away kami. Konti kibot mo, nagbubulaw kami. At ba't nagbabago na, tinitay, ang laking blessing ngayon. Amen? Kwasan yung simula sa isip. Sa isip yun. Let me close you with this. Close with you. Sa Philippians chapter 2 verse 5. Sabi ng Bible, let this mind be in you, which also in Christ Jesus. Kaya lang sabi ng 1 Corinthians, si Apostle Paul din ang may sabi, we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Pero dito, sabi ni Paul, let this mind be in you. Parang contradicting yan. Si Paul sabi niya, tayo ay may kaisipan ni Kristo. Meron na, di ba? Pero doon sinasabi niya, magkaroon kayo ng kaisipan. Nang katulad kay Kristo, na para bang wala pa, contradicting ba si Paul? No. Ang sinasabi ng Bible, actually, we are to have what we already have. Parang continuing transformation na we will do little by little. Parang yung caterpillar na magiging paru-paro. Actually, paru-paro na yun. Hinihintay na lang lumabas yung mga nasa kanya. Nasaan yung pakpak? Ini-deliver ba ng another paru-paro? O, yung pakpak mo. O, nasa kanya na yung pakpak niya. Sa caterpillar, nandun na yung kanyang wings. Tama? Ano mo gagawin? Hintayin mong lumabas. Yung idea ng pagbabago, nasa inyo na. Kaya isa magtataka kayo, paano ko napatawad yun? Paano kong nabigyan yun? Hindi naman kalakaibig-ibig, hindi naman kabigay-bigay yun na. Paano kong nagawa yun? Paano kong nataas yun? Alam mo bakit? You already have it. Sabi ng Bible, and the spirit, the fruits of the spirit is in you. Joy, peace, love, self-control, gentleness, meekness, kindness. Lahat na ito nasa inyo na raw. Huwag kang magdasal, Lord, bigyan mo ko, Panginoon, ng self-control and of prayer. Meron ka na nun. May self-control ka na. Lord, bigyan mo ko ng kapayapaan. Meron ka na nun. Nasa iyo na. Lord, turuan mo kung umibig. I-apply mo yung pag-ibig kasi meron ka na nun. Ibinuos na ni Lord sa'yo yung pag-ibig niya sa puso mo. Tapos sabi, I have the mind of Christ and then let this mind be in you. Ibig sabihin, ilabas mo lang yung anong nasa isip mo na. Amen? Alam niyo ba, hindi nyo kailangan saktong utos para sabihin sa inyo, mali ito, mali yan. Sa loob mo palang alam mo na kung ano yung mali at tama. Why? You have the mind of Christ. Sabi, this time I will put my laws into your hearts. Lalagyan niya raw yung utos, not in the tablets of the stones, but in your hearts. Ibig sabihin, kaya alam mo kung mali o tama, nilagay na sa iyo ni Lord sa puso mo. Ano lang gagawin? I-apply mo yung nasa isip mo. Murahin mo, baguhin mo. Kung ang tingin mo sa aking tingkat, isipin mo, Lord, I'm healthy. I'm healthy. Kung tingin sa sarili mo, pangit ka, i-change mo na yan. Lord, thank you. I am wonderfully, marvelous, fearfully made by you in your image. Tingnan mo na yung sarili mo, guwapo, maganda. Please, huwag niyo tingnan yung sarili niyo, kuri mo. Huwag niyo tingnan yung sarili niyo, may problema sa sarili. Kasi madalas sinasabi niyo ito eh. Hindi, ako may problema eh. Ako may problema. Walang may problema. Ikaw ang solusyon sa problema mo. Kaya sabi mo, hindi, ako ang solusyon dito. Ako ang solusyon dito. Kung sabihin, ako ang problema rito. Hindi. Sa relasyon niyo, ako ang solusyon dito. Yung sabihin niyo. Amen? Sabihin niyo nga, ako ang solusyon dito. Kung sabihin, ako ang problema. Kung pag-uwi niyo na isip niyo, ako ang solusyon dito. Huwag niyo na sabihin, ako ang may mali. Huwag niyo sabihin, ako ang may mali. Baguhin mo na isip mo sa 2018. Hindi. This time, ako naman ang magiging tama. Ako naman ang magiging tama. Kasi pag inisip mo, ako na ang mali, nag-ibag ka na talaga. O isipin mo ngayon, ako na ngayon ang magbibigay. Dati ka, pati sa suka lang, kinakatok pa sa kapit bahay. Ngayon, kakatokin ako. Maray, may suka ka ba dyan? Pero, maray, pati toyo nga eh. Meron din ako nun eh.
change your mind. Amen? Ang maganda dito is this. Dineclare na ng salita ng Panginoon, we have the mind of Christ. Meron tayong kaisipan ni Kristo. Anong kaisipan yun? Humble. Yung kaisipan, yung context ng impact. Ang kaisipan nun, humble si Kristo. So we are all humble. Amen? Mapagpakumbaba tayo. Magkaroon kayo ng ganitong klaseng kaisipan. Ano ba? Alam niyo mga mapagpakumbaba kung sino? Mga taong madaling tumanggap ng pagkakamali. Those humble people, they love to be corrected. Gusto nilang kinukulat sila. Pag pinasasabi mo, alam mo mali yung ginawa mo, oh, thank you. Thank you for reminding me. Yun yung mga bagong isip eh. Hindi yung kapag natin yung sabihin mo, nag-open, nagagalit na inis. Pag pinasasabihan mo, kung sino ka, yun yung mga dapat binabago ng isip. Yung pag nare-remind, gusto niya yung nare-remind siya. So ngayon 2018, alam mo kung ano na-expect natin, hindi bagong taon, bagong isip. Amen? Ngayong 2018, ang dami natin mga mindset na babaguhin sa tulong ng salita ng Diyos. Everybody stand up. Hallelujah. Hallelujah. Pagdating naman, Panginoon, sa relasyon, magtatay, mag-ina, magkapatid o mag-asawa, pagdating sa mga decision making, change our mindset. Yung mga dati namin kaisipan na luma, baguhin mo. Yung mga dati namin kaisipan pagdating sa sarili namin, on ourselves, baguhin mo. Yung kaisipan namin pagdating sa mga kabataan, baguhin mo. Yung kaisipan ko sa anak ko, baguhin mo. Lahat ng mga maling kaisipan, baguhin mo ngayon. So that the total transformation Lord na experience natin. Yung pagtanaw ko ngayon sa bukas, sa pag-aalala, baguhin mo ngayon. So that our year will really maging totoong bago talaga. Totoong new year talaga. Kasi kung hindi, it's just another year. Not really a new year that is happy. Ayaw namin ang panibagong taon lang na madadagdag sa buhay namin. Gusto namin panibagong mindset. Mindset that are selfless, mindset that are humble, mindset that are mature, healthy and strong, prosperous and blessed, anointed, favored, malawak, unawa, hindi pikon, hindi tampuin. Ayaw bagong taon, another new mindset. Mas mahaba yung pisik, yung pasensya. Mas hindi sumisigaw. Mas hindi bumubulyaw. Mas hindi, Panginoon, nanginginala, bagkos, nagtitiwala muna. Bagong mindset. Sa trabaho, bagong mindset. Sa mga kasamahan, bagong mindset, Lord. Sa church, bagong mindset. Sa pag-atin ng church. Hindi sa akin. Alam nyo ba, kung yung mindset nyo sa pagpasok sa trabaho, gagawin nyo rin sa church? Halimbawa, pagpapasok ng trabaho, takot kang balik kasi mababawasan yung sweldo mo. Makakatasan yung sweldo. Pag yung mindset mo sa trabaho, nandito mo sa church, hindi ka malilate eh. Matatakot kang balik, ako malilate ako sa church. Yung yun, narinig ko yung testimony ng tatay ni Nori. Minsan sinasabi niya, mauna na ako, baka wala na ako abutan. Narinig ko po yun. Baka wala ako sa church, baka wala akong abutan eh. Gusto kong makompleto lahat. Pag ang mindset mo may mawawala sa'yo, pag di ka nakapag-church, grabe yun. Alam nyo ba yun? Ibang na, ang laki na mawawala sa akin pag di ako nakapag-church. Ibang mindset yun. Yung mindset mo sa trabaho, ako, may manaan ko sa traffic kasi makakatasan yung sweldo ko. Ano ba maging ang mindset mo sa Panginoon? Grabe nila sweldo mawawala. Katakot-takot na mas blessing pa yung dating sa buhay niyo. Pag-ilang mindset mo pagdating sa church. I pray that we have all this mindset. 2018 na, bago na tayo. We want to stand on time. We want to honor the Lord pagdating sa oras. Let's pray. Lord, panibagong mindset sa church. Gusto ko. Panibagong kaisipan pagdating sa gawain mo. Panibagong mindset pagdating sa preaching mo. Pagdating sa salita mo, para kaming usap,
Yung usan at tumakbo na tumakbo, tapos uhaw na uhaw, naghahanap ng batis na may inom. Nung makainom ng batis, nawala lahat yung pagod. Ganun ang gusto namin. As the deer long for water, so our soul longeth after thee. Yung bang uhaw kami sa salita mo, tatarap-tarap na gusto namin mag-Sunday na. Gusto namin makapakinig na, makapag-worship na. Kasi yung talaga ang parenting, yung talaga ang babago, yung talaga ang promotion, yung talaga ang increasing in your presence, in your word. And so, Father God, thank you for the mindset. For a new mindset. Let me call all the pastor, let me bless you now. Task yung kamay na. Magpapalaya natin po. Shalom. Let your face shine upon each one of them. Nothing missing. Nothing broken. Nothing is needing and lacking. Let your supply overtaking them. Let your mercy, goodness, following them, Lord. Hindi sila ang maghahabol, yung goodness, yung blessing ang maghahabol. Hindi sila maghahabol ng deadline, due date. Everything is going to be prepared this time, Lord. I bless every one of them under the sounds of my voice. All the people under New Life family. We bless them, Lord, corporately under your anointing. And we speak, Father God, right now. New mindset for this new year. Salamat, Panginoon. We honor you, Jesus. We love you. In Jesus' name, amen. Amen.